Marami kasi nag-iisip dyan na baka huli na para sila ay umaman o para magkaroon ng successful na business, no? Well, you know, meron din naman mga ilan na kilala sa buong mundo na successful sila after 40. So, yung mga katulad example ni Stanley na para sa akin, immortal na siya. No? Although he already passed away, almost 40 years old siya, no? Nung na gawa niya yung comics na Fantastic Four, no? Pero mas kilala siya ngayon sa Spider-Man, X-Men, etc., no? Si Henry Ford, nung nagawa niya yung kanyang Ford Model T, yung pinakaunang kotse na gumagahan na maayos, he was already 45 years old, no? So ito yung Ford na kotse na alam natin ngayon, no? At ang pinakakilala, si Ray Kroc, no? 52 years old siya. Siya po ang founder ng McDonald's, no? So kung titingnan natin, hindi naman kailangan na lagi tayo nagmamadali, no? Bakit, no? Kasi una-una, lahat naman may pagkakataon na umangat, magtagumpay, umaman, no? Most especially sa business. So paano? Okay. Una, kailangan sipag at tiyaga pa din, no? Kasi madalas iniisip lang natin, darating na lang yan, malalaglag na lang yan sa harapan natin, no? Hindi naman ganun, hindi ganun ang buhay, no? So lahat ng kilala nyo naging successful, sigurado yan, meron silang ginawa, at yun ay ang pagsisipag, pagpupursige, no? At pagtsatsaga sa kanilang gawain. Ikalawa, yung pong tinatawag na paniniwala sa kanilang layunin o sa kanilang gawain, sa kanilang sarili, na kaya nilang gawin. So, malaking bagay yun. Kasi nga, that also involves something positive sa buhay mo at hindi ka titigil. Kasi nakadikit yun sa pagpupursige, no? Yung ikatlo, sa bawat bagsak natin o lahat ng mga failures natin, isipin natin na ito ay learnings o parang natuto tayo, no? Dito sa mga pagkabagsak natin. Marami kasi dyan, yung si Edison na nag-invento ng light bulb na tinatawag, no? Yung ilaw, 1,000 mahigit ang kanyang failures sa paggawa ng produkto na ito. So, marami po yan, no? Importante, pag lugmok ka, bagsak ka, tayo agad. Hindi mahalaga na ilang beses kang bumagsak. Ang importante sa bawat bagsak mo ay tumatayo ka, di ba? Okay. Of course, meron din tinatawag tayong mga tamang breaks, no? O yung tinatawag na opportunities. Darating at darating 'yan. Ang mahalaga lang kasi diyan, wag natin sayangin. Alam niyo, ang opportunities umiikot din 'yan, no? Pag hindi mo sinalo, may ibang sasalo din naman 'yan, o ibang gagawa. So yung timing darating sa iyo, kailangan ma-recognize mo ito. Paano? Di buksan mo 'yung sarili mo sa opportunities, 'di ba? Be open, at pag nakita mo ito, sunggabin mo na kaagad. Of course, ang para sa akin ang pinakamahalaga, talking about opportunities, is that you have to trust, believe and surrender sa Diyos. Yung lahat ng ginagawa mo, lahat ng plano mo, lahat ng mga desisyon mo, most especially when it comes to being successful, either in life or in business or in career, no? Bakit? Kasi syempre, alam naman natin na siya ang gumawa ng lahat. Siya ang gumawa ng universe na sometimes people refer to, no? So, importante, isurrender natin sa Kanya. Once na isurrender natin at talagang buong-buo yung ating paniniwala sa Kanya, tinitiyak ko, ang plano niya ay mas magaling pa sa plano mo. Okay? Sige, yun lang. God bless you. Marami kasi nag-iisip dyan na baka huli na para sila ay umaman o para magkaroon ng successful na business, no? Well, you know, meron din naman mga ilan na kilala sa buong mundo na successful sila after 40. So, yung mga katulad example ni Stanley na para sa akin, immortal na siya. No? Although he already passed away, almost 40 years old siya, no? Nung nagawa niya yung comics na Fantastic Four, no? Pero mas kilala siya ngayon sa Spider-Man, X-Men, etc., no? Si Henry Ford, nung nagawa niya yung kanyang Ford Model T, yung pinakaunang kotse
na gumagahan na maayos. He was already 45 years old, no? So ito yung Ford na kotse na alam natin ngayon, no? At ang pinakakilala si Ray Kroc, no? 52 years old siya. Siya po ang founder ng McDonald's, no? So kung titingnan natin, hindi naman kailangan na lagi tayo nagmamadali, no? Bakit, no? Kasi una-una, lahat naman may pagkakataon na umangat, magtagumpay, umaman, no? Most especially sa business. So, paano? Okay. Una, kailangan sipag at tiyaga pa din, no? Kasi madalas iniisip lang natin, darating na lang yan, malalaglag na lang yan sa harapan natin, no? Hindi naman ganun, hindi ganun ang buhay, no? So, lahat ng kilala niyo naging successful, sigurado yan, meron silang ginawa, at yun ay ang pagsisipag, pagpupursige, no? At pagtsatsaga sa kanilang gawain. Ikalawa, yung pong tinatawag na paniniwala sa kanilang layunin o sa kanilang gawain, sa kanilang sarili, na kaya nilang gawin. So, malaking bagay yun. Kasi nga, that also involves something positive sa buhay mo at hindi ka titigil. Kasi nakadikit yun sa pagpupursige, no? Yung ikatlo, sa bawat bagsak natin o lahat ng mga failures natin, isipin natin na ito ay learnings o parang natuto tayo, no? Dito sa mga pagkabagsak natin. Marami kasi dyan, yung si Edison na nag-invento ng light bulb na tinatawag, no? Yung ilaw, 1,000 mahigit ang kanyang failures sa paggawa ng produkto na ito. So, marami po yan, no? Importante, pag lugmok ka, bagsak ka, tayo agad. Hindi mahalaga na ilang beses kang bumagsak. Ang importante sa bawat bagsak mo ay tumatayo ka, di ba? Okay. Of course, meron din tinatawag tayong mga tamang breaks, no? O yung tinatawag na opportunities. Darating at darating yan. Ang mahalaga lang kasi dyan, huwag natin sayangin. Alam nyo, ang opportunities, umiikot din yan, no? Pag hindi mo sinalo, may ibang sasalo din naman yan, o ibang gagawa. So, yung timing, darating sa'yo, kailangan ma-recognize mo ito. Paano? Di, buksan mo yung sarili mo sa opportunities. Di ba? Be open. At pag nakita mo ito, sunggabin mo na kaagad. Of course, ang para sa akin, ang pinakamahalaga, talking about opportunities, is that you have to trust, believe, and surrender sa Diyos yung lahat ng ginagawa mo, lahat ng plano mo, lahat ng mga desisyon mo, most especially when it comes to being successful, either in life or in business or in career, no? Bakit? Kasi syempre, alam naman natin na siya ang gumawa ng lahat. Siya ang gumawa ng universe na sometimes people refer to, no? So, importante, isurrender natin sa Kanya. Once na isurrender natin at talagang buong-buo yung ating paniniwala sa Kanya, tinitiyak ko, ang plano niya ay mas magaling pa sa plano mo. Okay? Sige, yun lang. God bless you. Marami kasi nag-iisip dyan na baka huli na para sila ay umaman o para magkaroon ng successful na business, no? Well, you know, meron din ba mga ilan na kilala sa buong mundo na successful sila after 40. So, yung mga katulad example ni Stanley na para sa akin, immortal na siya. No? Although he already passed away, almost 40 years old siya, no? Nung nagawa niya yung comics na Fantastic Four, no? Pero mas kilala siya ngayon sa Spider-Man, X-Men, etc., no? Si Henry Ford, nung nagawa niya yung kanyang Ford Model T, yung pinakaunang kotse na gumagahan na maayos, he was already 45 years old, no? So, ito yung Ford na kotse na alam natin ngayon, no? At ang pinakakilala, si Ray Kroc.